Tapos yan ang ganda, di ba? Ay palmeras sa gilid, tapos may vine na flowers, tapos ayan na yung mini pool. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today mga kababayan, nandito tayo sa Farm ng Nuan. Farm and resort siya dito sa Bacolor. Napakaganda niya, kaya samahan niyo ako na i-farm tour kayo dito. Kaya for today mga kababayan ay tutok lang po kayo, kaya tara na. As you can see mga kababayan, yung arc nila, di ba sa mini farm ay ano tayo, kawayan. Yan, hindi ko po alam yung puno na yan, pero napakaganda niya. Tapos dito sa kabilang banda, makikita natin yung mga bonsai na mga halaman nila. Napaka-cute. And then, napakalinis ng lugar na to. And then, ayan po siya, Nuan Farm and Resort dito sa San Vicente, Bacolor. Ayan. For more inquiries, ay kindly visit po yung kanilang page. Tapos ito po yung garden niya, di ba? Napakaganda po. And then, malinis tignan. Tapos dito sa kabilang banda, ay makikita natin yung ano, kasi ano siya, farm siya, combination siya ng mga ornamental plants. Ayan, kung napapansin yung mga mangga nila, di ba? Ang gaganda. Parang mga grafted sila. Tapos, abot kamay lang. Nakakatuwa. Ayan, oh. Ito parang pwede na to, oh. Or nag-aano siya sa kulay ng araw. Ayan, oh. Tapos, dito sa kabilang banda, ayan, kung mapapansin nyo, ayan, oh. Kinilabaw ng mangga naman yun dito. Iba-ibang klaseng mga mangga. Ang lalaki po nila, ayan o. Tapos, abot kamay lang sila. Ayan o. Diba? Ayan po. Tapos, napakarami yung site ng mga tambayan. And then, mga villa. Iba-ibang mga size po. Kami, nasa Villa 4 po kami. Ayan o. Ang linis. Punta po tayo dun sa dulong banda. Ay, dun po ay talagang nakakatuwa. Kasi combination siya ng mga fruit trees, tapos sa mga baba ay mga ornamental plants na mga naka-landscape. Ngayon dito naman banda mga kababayan ay ipapakita ko yung side na dito. Ayan, ay more on ornamental plants siya. Ang ganda ng landscaping nila. Mga common lang pero napakaganda ng arrangement. And I hope ngayon ipapakita ko sa inyo. Sana magawalan nyo rin sa inyong mga kanya-kanyang garden. Kaya ipapakita ko na sa inyo. Ayan, kung napapansin nyo dito pa lang sa papasok ng garden na to. Ayan, napakaganda ng mga philodendron nila, di ba? Ayan, nasa, ano sila, pasong malalaki talaga. Ayan, tapos makikita natin dito yung garden, ayun yung pathway. Di ba, ang ganda, oh. Tapos, mga common plants, tapos, ayan, yung mga fruit trees nila ay may mga bunga. Katulad dito, ayan, mga pang-swerting halaman sa front yard daw, sabi, ng mga matatanda ay makopa. Ayan, tapos dito banda, ayan, full ng ano, mga tambayan. Ang dami po. Tapos dito sa deluxe one, nandyan sila Tito, nag-check-in. Ayan, sa family room din. Ito yung mga halaman nila, mga common plants lang sila. Hindi talaga sila rare, pero napakaganda po ng arrangement nila. Ayan, oh. Hindi naman sa pamahalan ng halaman yun, sa pagagalingan lang ng arrangement and then sa pag-aalaga, di ba? Ayan, di ba yung mga halaman na yan ay madalas makita natin sa mga bahay-bahay. Ayan siya, oh. Tapos nakakatuwa yung may-ari. Talagang mahilig siya sa fruit trees kasi may duhat. Tapos dito may chiko, may buko. Ayan, tapos may mga mangga pa. Iba-ibang klase. Di ba? Ang lamig ng tambayan. Paggabi maganda dito kasi may cafe sila. Tapos ayan yung mga tanim nila, mga buko, di ba? Ayan, sarap gawing buko juice. Tapos dito sa kabilang side, ayan, ang lakas maka-attract ng ano nila, ayan, yung pakpaklawin or bird nest na tinatawag. Ang ganda po. Ayan, nilagay sila sa sulok. Tapos ayan, tapos kung makikita niyo dun sa dulo, ayan yung Peruvian fern. Ayan yung kanilang Peruvian fern, di ba? Ang ganda. Ayan, oh. Gawin ko nga pong ganito yung sa mini farm kasi ang ganda ng bird nest nila, ayan, oh. Tapos dito sa kabilang banda, ay papasok tayo, ayan. Kung napapansin nyo, yung kanilang kawayan ay parang yung sa garden ay nilalagyan nila ng guide para pang arc. Ngayon dito banda, kung mapapansin nyo, napakaganda ng landscaping nila, di ba? Mga bamboo, parang nasa bagyo lang tayo. Kasi yung bamboo, ang lakas makabigay ng malamig na hangin. Tapos yung dito sa farm ng Nuan, yung dito banda ay mga private villa sila. Ayan, pero yung dun banda, mamay, ipapakita ko sa inyo, ay mga ano sila, mga villa, tapos yung mga pool nila ay pwede sa public, kahit sino pwede, basta naka-check-in sa mga villa. Ngayon, check natin yung dito. Ayan po yung mga private villa nila. Ayan. Diba, mga common plants lang talaga, pero ang lakas ng dating. Sa mga front yard ng bahay nila, yung mga common na alocasia lang na green, ayan o. Pero ang ganda, diba? Ayan o. Ayan, yung mga kawayan nila dito na malaki, parang yung sa mini farm, ay ginawa nilang art, pang shade, ang ganda.
Ayan o. Kaya kung napapansin nyo dyan sa mga paso nila ay mga fortune plant. Ayan po kasi mga halaman na yan ay mga common plants, tapos easy to care lang mga yan. Hindi kailangan na maalaga, kahit yung dilig dyan ay every other day okay na okay, diba? Tapos yung mga cart na yan, ayan yung mga pangsundo sa mga guests. Pag mag-check out na sila or mag-check in kapon sinakay kami na dyan. Parang ang ganda lang, tapos parang talagang feel na feel mo kasi napakaganda ng paligid na nakaka-relax. Ayan yung mga sasakyan nila, pang sundo, good for ano siya, parang 6 person or 5. Tapos papakita ko ngayon yung sa kabilang banda, ayan, napakadali lang gayahin kasi mga common plants, tapos pinagtabi-tabi lang. Ayan siya, oh, papakita ko sa inyo. Tapos ito parang palmeras yan, di ba? Tapos sa baba, mga pang semi-indoor na halaman. Kung naarawan man na yung mga around na 3 o'clock na. Ayan, di ba? Ayan siya. Tapos mga tea plant. Mga common lang talaga. Pero ang ganda ng arrangement nila. Tapos ayan, sa taas, makikita natin yung mangga. Di ba? Combination siya ng ano, fruit trees. Tapos mga ornamental plants. Ayan, tapos dito banda, ayan, makikita natin, di ba? Ayan, ang ganda, oh. Mga pang Instagrammable na ano. Ang dami pong nagsushoot dito. Yan sa mga 18 birthday or wedding. Ayan, di ba yung mga palaspas na ginagamit. Ayan, ang ganda ko. Tapos, kung mahilig ka sa bromeliads, ilagyan mo dito kasi yung around 11 hanggang 3 ay hindi siya naarawan. Ay yung araw na sunlight na pumapasok na morning or late in the afternoon, ay yun yung gusto ng ating mga bromeliads. Ayan, no. Tapos yung parang mga saging-sagingan. Tapos yan, no. Ganda, di ba? Ay palmeras sa gilid, tapos may vine na flowers, tapos ayan na yung mini pool. Ayan, dyan kami naligo kagabi, tapos tsaka dun sa maluwag na pool. Ayan, tapos ang bango pala ng flowers nito, one of the subscriber natin sa YouTube, ayan, ay niregaluhan ako ng ganyan, thank you po sa regalo, ayan, from Bataan po sila. Tapos ito yung mga public pool na pwedeng maligo, basta naka-check-in sa villa, ayan, dun banda malalim. Tapos dito, ayan, bridge siya. Tapos sa baba, ay may mga koi fish siya. Ang lamig. Ayan, di ba, may mga ano siya, koi fish. Parang tilapia na kinulayan lang. Ang dami nila, ayan. Ayan, di ba, napakaganda ng mga bonsai nila. Ayan, lapitan natin ang malapitan. Napaka-pricey po ng mga bonsai na ganyan. Ayan sila. Nakapag-inquire ako nun, parang 15K, 25K. Yung iba, nasa 50K po or 100K. Ayan. Tapos sa mga big pot nila, kung napapansin nyo, yung mga palmeras lang yung gamit nila. Tapos mga Hawaiian palm. Ang ganda siguro ilagay dyan kung mga flowering plants like bougainvillea, di ba? Makulay. Tapos ayan, mga common na pakulang yung ilagay sa gilid. Ano? Villa. Ayan, sa Villa 4 kami. Ayan yung mga pinsan ko sila. Ayan yung mga pinsan ko sila. Kasama ko sila sa Villa. Good for 20 person yung Villa, pero 6 lang kami. Ayan po, dyan kami naligo kagabi. And then, nalakas po ng kulog. Dito po kami sa Villa 4. Ayan. Ngayon, kung napapansin nyo, yung yucca plant. Ayan, di ba, madalas ko sa inyo i-flex yung yucca plant. Di ba, sabi ko sa inyo, maganda talaga siyang ilagay sa mga big pot and then front yard ng bahay. Di ba? Tapos lagyan lang ng 4 na sanga. I-top cut nyo, magsasanga yan. Katulad yan. Ayan. Ito po yung papasok sa villa po. Ang luwang, good for ano siya, 20 person, pero 6 lang po kami natulog dito. Ayan siya, medyo makalat lang kasi lalaki kami lahat nandito. Ayan, tapos may room din siya sa taas. Ayan. Mga towel namin nakakalit kasi naligo kami kagabi. Ang cute po ng design nila. Yan yung master bedroom nila. Nakakalat lang. Yan, tapos may second floor sa taas. Ayan po yung sa taas. Ayan, kung magbabarkada, ay okay na okay siya kasi apat po yan. Tapos, meron pa dito sa baba. Pwedeng hilain yan. Tapos ito yung ano, may terrace sa taas. Ayan siya, tambayan. Ayan siya. Diba ang dami niyang fruit trees ng farm? Kasi yan, may naliligo sa baba.
And then, kung nakikita nyo yan, yung may mga kulay red na bubong, ay dyan po ako nag-college sa Bacolor. Ayan, sa Dabsu.